Marami pong mga opening ang ginagamit ng mga grandmaster or chess master, mga opening na iba't iba yung strategy, mayroong positional, mayroong ding tactical type na opening. So kapag kayo ay mahilig sa positional, so pag-aralan nyo po ang mga opening na dapat nyong gamitin. So ngayon po ang pag-aralan po natin kung paano gamitin ang chess opening na ito. Ang pangalan na opening na ito ay Italian game, or ito ay dating tinatawag na Gioco Piano. So ito po ang game ni Wislison versus Magnus Carlsen. Tingnan po natin kung paano ginamit ni Wisli ang kanyang opening na Italian game. So dito nag-move si Wisli ng e4, din e5, knight f3, nag-attack po sa pawn, knight c6, bishop c4, bishop c5, c3, knight f6, nag-attack po sa pawn sa gitna. So nag-depend muna dito si Wisley, din nag-move yung black d6, castle kingside. So dito mayroong dalawang moves dito na dapat nyong malaman kapag kayo ay gagamit sa opening na Italian game. So dito, mula dito sa posisyon na ito, yung black dito pwede siyang mag castle. So pwede rin h6. Pwede rin mag e6 dito. Mayroong tatlong possible move po dito sa black. Ito yung mga continuation move na makikita nyo sa game ng mga grandmaster, at ma-encounter nyo rin sa iba't ibang mga chess player. So balit dito si Magnus Carlsen ay nag-move ng h6. Bak Duda, yung kalaban ni Wisli Su noong 2019, ay nag-move ng castle kingside. At si Bakrot, kalaban ni Carlsen, ay nag-move ng e6. So ipapakita ko po sa inyo ang game na ito. So for example, nag-move castle kingside, ito po yung move ni Duda, yung encounter niya sa kay Wisli Su. Ito yung move ni Wisli, rook e1, e5, para ma prevent yung b2 to b4, then knight b dito, bishop e6. So dito nag-avoid si Wisli, na i-trade yung kanyang bishop, then knight e7, d4. So dito nag-attack na si Wisli sa gitna. Ayan talaga yung ang strategy ng ng opening. Kapag tapos na kayo na makapag-castle sa kingside, so tingnan nyo ng mabuti kung pwede bang atakihin yung kalaban nyo sa gitna or sa kingside. Hindi naman pwede atakihin dahil malayo yung ibang mga pieces. So dito nag-attack sa gitna, hindi kumain si Duda dito. Nag-move bishop e7, then knight f1, knight g6, knight g3. So yung ideas dito ni Wisli, na itong knight pupunta dito sa g3 na square para maka tulong dito sa attack sa kingside o saka mag depensa sa pawn sa gitna. Kasi dito mayroong ideas dito yung white, mayroon siyang tactical ideas dito, makikita nyo sa ibang game. Kapag nag h6, mayroong bishop e3 queen dito, pagkatapos magmo-move ng knight f5, yan ang kanyang ideas. So dito nag-move yung black c6, bishop d3, din a4, para hindi
para hindi makapag push ng B3 yung white dito, kasi mayroong mga games na ganyan. Yung ginagawa dito ng white, dapat ma-close yung position sa queen side. So H3 din B5. So yung problema dito ng black, dahil ito yung sinasabi nila na yung pawns ay nasa white square. So delikado kapag na-in game, kasi lamang dito yung white. So bishop E3, bishop B6. So dito sa position, makikita nyo na yung bishop ay nakatutok dito talaga sa queen side. So depende sa inyong plano, sa analysis, kung ano yung dapat nyong gawin or paano kayo magkaroon ng advantage sa isang position. So ito yung ginawa dito ni Wesley, nag-move ng queen dito. So yung ideas dito, i-move yung rook A sa D1, tapos hintayin yung pagkakataon na i-open yung D-file. Kapag nagpalitan na po ng pyesa ng queen, major piece, so sa in-game dito lamang po dito yung white. So rook E8, E3. So ito yung ginawa ni Whistling, yung nilagay niya lahat yung kanyang pawn sa dark square. So rook B8, rook AD1, so bishop C7, then bishop C2. Ayan na po ang preparasyon ng white. Ready na po na i-open yung D-file. So H6, knight E5, bishop takes F5, E takes F5. So dito sa position, na drive out po dito yung knight. So wala pong trabaho yung knight dito ng black. Then dx e5, ayan na po, na-open na po yung position. Then queen takes d8, rook b takes d8, then c4. Ito yung ginawa ni Wesley, nag-move ng c4. So balit yung chess engine ay yung kanyang suggestion ay pwede rin kainin yung rook sa d8. So ang result ng position nito, after na simplify para magkaroon ng minor piece in game, ito po ay equalize yung position dito. So kapag equalize yung position, ay maaring mauwi sa tabla yung laban. So depende, kapag hindi na blunder yung kalaban, di mauwi sa tabla. So yan po ang suggestion ng chess engine. So balik po sa move dito na C4. Then after C4, knight D7, then G4, rook B8. So mayroong threat na B takes C4. So kinain ni Wesley yung pawn. Xb5, 6b5, then king G2. Knight B6, so capture na lang yung knight para hindi na makapasok sa C4 at magkaroon ng attack sa dito sa pawn sa queen side. So rook takes B6, then bishop E4. So dito ang position ay equalize pa rin dito yung position, at nauwi sa panalo yung game ni Wesley dito laban sa kay Duda, dahil nagblunder dito si Duda sa bandang huli. So balik po tayo sa diagram position. Tingnan po natin ang ibang move dito. So except sa castle kingside, mayroon din pong move na A6. Ito po, tingnan nyo po. Ito ay game ni Carlsen versus Bakrot. Ito yung ginamit ni Bakrot na nag-move ng A6. Kasi yung ideas dito, i-eliminate yung bishop sa C4. So kapag na-eliminate yan, so mas maganda na yung position ng black. Pwede na siyang magkaroon ng attack sa gitna. So tingnan po natin yung position dito. Yung ginawa dito ni Carlsen, nakipag-simplify, nakipagpalitan dito ng piyesa. So ito yung kasi yung kanyang target dito para magkaroon ng in-game position. So bishop B3, castle kingside, H3, then H6, rook E1, rook E8, knight BD2, bishop E6.
So sa ibang mga game ni Wesley, so kapag nakita nyo ay yung kanyang ideas ay bishop C2, depende kasi sa ano sa ideas ng mga grandmaster. So dito makikita nyo na iba't ibang mga ideas yung ginagawa ng mga grandmaster. So yung masasabi ko sa inyo, dapat maintindihan nyo yung ginagawa ng mga grandmaster kasi yung iba ay gagayahin nila yung move ng grandmaster. Subalit, hindi naman nila naintindihan kung ano yung point doon, yung move doon. So, ano yung strategical plan ng move doon. So, dito yung ginawa ni Carlsen dito ay hinayaan na lamang si Buckrot na mag-train ng kanyang bishop. So, yung ideas ni ano dito ni Carlsen, tanggalin din yung malakas na bishop sa C5, knight F1. Bishop B3, Queen takes B3, Queen D7, Bishop E3, capture, then Knight takes E3, Knight E7, Knight H2. So dito nakipagpalitan na ng pyesa, then Knight G6, Knight G4, Knight H7, then Queen D1, Knight F4. So dito nag-move ng H4. In D5, G3 para ma-drive out yung knight. Then DxE4, DxE4. So pagkatapos nag-capture ng queen. So ito na po yung in-game position. So equal dito yung in-game position. So balit nagkaroon rin ng blunder yung move dito ni Buckrot. Kaya yung position ay na ipanalo rin ni Magnus Carlsen. So, balik po tayo dito sa move na H6. Ito yung game ni Wesley versus Magnus Carlsen. Then, Rook E1, A6, A4, Castle Kingside, H3, Rook E8, Knight BD2, Bishop E7, B4. So, yan po ang mangyari sa position kapag hindi kayo nag-move ng E5. Mag-move ng B4 yung white para ma-drive out yung bishop sa C5. So, bishop E6. So, dito yung ginawa ni Wesley, kinain yung bishop. Ayan, nakipagpalitan ng pyesa. Then, bishop B2. So, after bishop B2, knight E7. Then D4 inatak umatake na siya sa gitna dahil yung rook ay pwede ring i-trap. So knight G6, so C4, then A5, nag-move E5. So after E5, so pwede rin sana kakainin ng black doon yung pawn sa D4. Advantage yung white. So after A5, B5, E takes D4. Knight takes D4, Rook E8, then Rook E3. Ito po, ililipat yung Rook dito sa center kasi walang ginagawa yung Rook dito. So, Bishop takes D4, Bishop takes D4, Rook E6, Rook E3, then B6. So, dito po, nasa dark square yung mga pawns ni Magnus Carlsen. So, tingnan nyo po dito paano ginamit ni Wesley yung open file po dito. G3, yung mayroong ideas na F4 to E5. Ito yung kanyang strategy, knight D7. So, F4. Then, rook E8, queen G4. So, dito sa position, nagkaroon na ng space advantage si Wesley. So, sa kingside, as dito, mayroon na siyang advantage. Malaki na yung advantage dito. So, dito, knight C5, mayroong attack sa backward pawn. So, nag-move muna knight F3. So, ano yung ideas ni Wesley kapag kumain ng pawn knight takes E4. So, ano yung kanyang ideas? So, yan po ang mag-move ng pawn sa E5, mag-breakthrough.
So yan po ang magandang ideas dyan. So pagkatapos, pag kumain ng pawn, i-move yung pawn sa e5 to e6. So yung delikado yung knight sa g6 na square. So dito yung ginawa ni Carlsen ay nag-trade na lamang ng queen, kipag in-game na lamang din capture, bishop takes c5, queen takes g4, it's takes g4. So dito sa in-game position, alamang dito ng kunti si Wesley. Yung advantage ay dito para sa white. Then rook d1, ito tingnan nyo po paano ginamit ni Wesley dito yung d5. Rook e8, rook d5, knight e7, rook d3, f6. Pagkatapos nag break through sa gitna, f5, g5. So dito mayroon ng pass pawn dito si Wesley sa e5 square. So knight g6, capture. So nas lamang na lamang na dito yung kanyang posisyon. Then king f2, king f7, so king e2, h5, so rook d5 para magkaroon ng pawn majority dito. Mayroong threat na rook e d3. So ito po, rook takes d5. So na-force si Magnus dito, nakainin yung rook sa d5, din rook d8. So mayroong rook d3, knight e7. Pagkatapos mayroong check, king g6. So after king g6, ito po yung pinaka strong move para ma-resign si Magnus Carlsen dito. D6, c takes d6, so mayroong double attack. So dito na ipanalo ni Wesley So yung kanyang game versus Magnus Carlsen, dahil talagang napakaganda yung kanyang in-game position dito. So maraming salamat sa inyong panonood. Kita po tayo sa susunod na mga video.